ipinansin ng Armed Forces of the Philippines sa mga panibagong aligasyon ng China sa West Philippine Sea, habang ang Philippine Coast Guard naman tuloy din ang pagpapatrolya sa ating mga teritoryo para matiyak ang kaligtasan ng mga mangingisdang Pinoy. Si Denise Osorio sa detalye. Iginit ng China Coast Guard na nilapitan ng supply ship ng Pilipinas ang barko ng China. Inakusahan rin itong ilegal na pumasok ang barko ng Pilipinas sa katubigan sakop naman ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na Ayungin Shoal at ipinagwalang bahala ang paulit-ulit umano nitong mga babala. Ipinagkibit-balikat naman ito ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Colonel Cerces Trinidad, hindi nito idedetalye ang kanilang ginagawang humanitarian rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal na nakapaloob sa ating Exclusive Economic Zone. Anila, hindi nila bibigyan ng dignidad ang kanilang mapanlinlang na pag-aangkin ng China Coast Guard. Nananatili ring pangunahing issue ang ilegal na presensya at hakbang na ginagawa ng mga barko ng China sa ating EEZ na lumalabag sa ating soberanya. Para sa sandatahang lakas, nagpapatindi ng tensyon sa rehiyon ang patuloy na ginagawang agresibong hakbang ng CCG. Samantala, nagpatrolya sa Bajo de Masinloc ang mga barko ng PCG na BRP Malapascua at BRP Sindangan upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mangingisdang Pilipino. Binantayan ng mga PCG ang dalawang bangkang pangingisda, lulan ang 19 na Pilipinong mangingisda upang alamin ang kanilang kalusugan at kanilang pangingisda sa lugar. Ayon kay Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armando Balilo, nagpapatuloy ang isinasagawang mga maritime operations ng BRP Teresa Magbanwa sa katubigang sakop ng Sabina Shoal at sa katubigan ng Palawan bilang suporta sa iba pang aktibidad ng pamahalaan. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.